Mapuri sa kahit nasaan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Mapuri sa kahit nasaan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailan pa. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo ng ikapito na linggo na ordinaryo. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong nasa sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon man na kaisa sa atin, sumita ng live streaming to Facebook Live, YouTube, X, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon naman na cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. At intensyon para sa mga napinsala sa bagyong Aghon. Mga kapatid, sa unang sulat ni San Pedro, ipinapahayag na ang kaligtasan na bigay ng ating Poong Hesus Nazareno ay pagsikapan ng lahat ng mga nananalig o nampalataya ng mga Kristiyano. Sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, noong si Pedro ay nagtanong sa Panginoon, ano ang mapunta sa kanila dahil iniwanan niya ang lahat para sa pananalig sa Panginoon, ay sinasabi ng ating Panginoong Hesus na magkaroon sila ng doble pa pero may kasama din na pag-uusig at paghihirap. Sa buhay natin, ang pagsunod sa ating Panginoon ay dapat nating tanggapin din ang kahulugan ng cross sa buhay. Sa mga sandali na tayo, dahil hindi makatanggap sa mga pagsubok, mga cross at pinagdaanan sa buhay at dahil dito tayo nagkasala, dumulog po tayo sa maing Panginoon, nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon. Kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan. Sa pagsamba sa iyo ng may panatag sa kaluuban, sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kaloob na ito na nakaralaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila nang paunang ipahayag sa kanila ang hirap na titiisin ni Kristo at ang parangal na tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanan ito ay narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santong sinugo sa kanila buhat sa langit. Ang mga katotohanan ito ay pinananabikang maunawaan ng mga anghel sa langit. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan. Magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat iyong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo iyong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, iyong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus. Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan niyo ito, ang sinumang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita ay tatanggap ng magkasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit, maraming nauna na magiging huli at maraming nahuli na magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa Martis tayo na ika-ito na linggo ng ika-walo na linggo sa karniwang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Ang ating pong tema ay tungkol sa kaligtasan. Sa salitang Hebreo, ang kaligtasan ay Yeshua. Ito po yung pangalawang bahagi sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang ating pangalan ng ating Panginoong Hesus ay Yeshua. Yan po ang kaligtasan ay Yeshua. Sa ating mga pagbasa ngayon, dahil ang mga pagbasa natin ay nagsimula sa Koinokona Griego, Soter o Sotoria. Kaya po, sa ating unang pagbasa, sa unang sulat ni San Pedro, Kapitulo 1, Versikulo 10, ang una pong salita na roon ay Soterias. Soterias, Ixi Citizen. Ito yung kaligtasan na bigay ng ating Panginoong Hesus. Na kung saan, iiwanan natin ang lahat ng mga kayamanan dito sa mundo. Dahil atin po napakinggan kahapon na hinamo ng ating Panginoong Hesus ang isang mayaman. Naiwanan niya ang kayamanan, ngunit hindi niya naiwan. Sapagkat sinabi ng Panginoon, mahirap ang may mga kayamanan na makapasok sa paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos o ang buhay ng kaligtasan ay nangangailangan ng pagwaksi, nangangailangan ng pagtalikod, at pagkaroon ng pagsintro sa puso, isipan at buong pagkatao sa kaligtasan na dulot ng ating Panginoong Hesus at ng mabuting balita na dala niya. Kaya po sa ating unang pagbasa, sa unang sulat ni San Pedro, Kapitulo 1, Beso 10 hanggang 16, ang kaloob na kaligtasan ay sinisiyasat, sinusuri ng mga propeta, pero ito ay natanggap na ng mga nananalig ng mga apostol sa ating Panginoon. Kaya dapat ihanda nila ang lahat. Ihanda nila ang kanilang sarili. At magpakatatag sila sapagkat pinagpala sila ng Diyos. Kaya sa ating Salmo 97, Versikulo 2, ang Diyos na rin ang naghayag ng handog na pagliligtas o kaligtasan. Ang kaligtasan
Ito yung ating minimithi. Ito yung ating inaasam-asam. Ito yung ating tunguhin kung bakit tayo, una sa lahat, tumatalima sa kalooban ng Diyos, sumusunod sa kanyang mga utos, manalangin at magpunta ng simbahan at magsimba at naparito kayo upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Pero, sinabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ngayon ni San Marcos, Kapitulo 10, Verso 28 hanggang 31, ang lahat ng sumunod sa Kanya, magkaroon ng doble-doble na mga matatanggap. Ang iniwan niyang bahay, iniwan niyang mga magulang, iniwan niyang mga kapatid, iniwan niyang anak, iniwan niyang kayamanan at pag-aari. Lahat ay madoble-doble yan, pero may dagdag ang ating Panginoon. Versikulo 30 na ngunit may kalakip na pag-uusig. Ito po ang tinatawag na misteryo ng cross. Na sa lahat po ng ating pagsisikap na mamuhay, na matuwid at ayon sa kalooban ng Diyos at tumatalima sa kalooban ng Diyos, hindi lang po na tayo ay sumunod sa mga kautusan, hindi lang po na tayo ay mag-aaral tungkol sa mga doktrina at pagtuturo ng ating Panginoong Hesus na tinatawag nating Ebanghelyo, hindi lang po na tayo ay maging matuwid sa harap ng tao kaakibat ng ating pagsasaksi sa ating pananalig sa Diyos, ang pagtanggap ng cross, ang pagtanggap ng hamon o misteryo ng pakikiisa sa paghihirap ng ating Panginoon. Kaya itong banal na misa, kung tayo po'y nagsimba, hindi lang po na tayo naparito upang tayo magpasalamat sa ating Panginoon, upang tayo ay magkaroon ng pagdulog sa mga biyayang gusto nating magkaroon tayo sa buhay. Ang ating pagkikiisa kay Kristo, ang ating pakikiisa hindi lang sa panalangin, pakikiisa sa kanyang dakilang handog, dakilang sakripisyo para sa kaligtasan, ito yung ating tunay na tunguhin. Kaya nga, kung makita natin, hiwalay ang pagpapabanal sa tinapay na maging katawan ni Kristo at sa alak na maging dugo ni Kristo. Pag hiwalay ang alak na maging dugo, hiwalay sa katawan, ito po ay kamatayan o sakripisyo. Ito yung alay ng ating Panginoon at ang alay niya dapat rin nating gawin sa ating buhay na handa po tayong magkaroon ng pag-aalay, pagsakripisyo. Napasan natin ang bawat cross sa buhay. Kasi ang ating inaasam-asam lagi, kung anong ating hiningi ng Panginoon, yun ang gusto natin at inasahan natin. Kumisan, para bang nagsisisi pa tayo, gaya ni San Pedro ngayon, iniwan namin ang lahat para sumunod sa iyo. Anong mapapala namin? Mapapala nga natin dubli-dubli pa, siksik, liglig ng umapaw, pero kailangan din natanggapin natin ang misteryo ng cross, ang misteryo ng pakikiisa sa paghihirap ng ating Panginoon, ang misteryo ng sakripisyo na tinanggap nating Panginoon upang ipahayag gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na dapat tularan din natin na handa tayong magsakripisyo sa buhay, sapagkat ang banal na misa ay una sa lahat sakripisyo. Hindi po ito na sakramento lang ng dakilang panalangin na sentro at bukal ng ating pananalig sa Diyos. Ito ay sakripisyo. At ang pakikiisa sa atin, handa rin tayong magsakripisyo sa pangalan ng ating panampalataya sa ating Panginoon. Sa pakikiisa sa Kanya na Siya'y umibig sa atin, na handa rin tayong maghihirap o tatanggap sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga pinagdaanan sa buhay, upang ang ating pakikiisa sa Kanya, hindi lang na tayo
ay sumusunod ng isang tradisyon, isang doktrina o isang turo, tayo ay nakikiisa sa isang personal at damang-dama na pakikiisa sa Diyos na kalakbay natin tungo sa kaligtasan, Yeshua, soteria, salos, salvation, kaligtasan. Ito ang dahilan kung bakit tayo'y narito. Kaya kung tayo tatanggap sa katawan ni Kristo, sapagkat Kanya pong ibinahagi sa atin ang Kanyang katawan, paalaala sa atin, sakramento na dapat tanggapin upang tayo ay maging kamanlalakbay at kalakbay niya sa kaligtasan na maisabuhay sa ating pakikilahok nito, tayo sa panahon ngayon dapat rin na tumingin sa banal na misa na hindi ito ang paghayo o misyon lang, pakikiisa sa dakilang sakripasyon ni Kristo upang tayo ay kalahok at kabahagi ng kaligtasan na hindi po madali binayaran ng paghihirap ng buhay. Nagbubo ng dugo ang Panginoon na matay sa krus upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kalakip nga ang pag-uusig. Kalakip nga ang krus. Pero tayo naman ay makatanggap ng buhay na walang hanggan. Kaya naway, isentro po natin ang ating puso sa Panginoon na may dakilang pag-ibig na namatay para sa atin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon na dagalay ng buhay para sa atin upang tayo magkaroon buhay na ganap at kasi siya upang siya ay kilanlin, upang siya na kalakbay natin sa buhay ay dapat maging sentro sa bawat puso, sa bawat kaluuban na nakiisa tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Kasama niya, pilgrims of hope, mga kalakbay na may pag-asa sa Kanya. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, mulat sa panganib ng ating pagtitiwala sa mga layaw ng mundong ito, itinaas natin ang ating mga puso sa maalab na panalangin sa Ama at atin pong itutugon, Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang simbahan sa buong sandaigdigan naway maging matibay at tunay na tanda ng daan tungo sa walang katapusang kaligayahan at buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Tayong lahat naway matutong magtiwala sa mga espiritual na pinahalagahan na siyang nagpapayaman ng buo nating katauhan at hindi sa mga material na kayamanan na nagbibigay ng kawalang kasiyahan sa ating mga kaluluwa, manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang ating mga puso, naway hindi natin isara sa mga nangangailangan at sa halip, maging mulat tayo sa pakikiisa sa mga gawain ni Kristo na nagpapagaling at nakapagbabalik loob, manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang mga may sakit at mga kapansanan, naway madama nila ang kalinga ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig ng kanilang mga kapitbahay at mga kaibigan, manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang mga pumanaw nating mga kamag-anak at mga kaibigan, naway humimlay sa makalangit na kapayapaan ng Diyos, manalangin tayo. Ama,
Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makalangit na Ama, tingnan mo ng may habag ang mga nangangailangan. Liwanagan mo ang iyong katotohanan, ang aming buhay at bigyan kami ng biyaya na mamuhay ayon sa mataas na pagpahalaga sa amin ng iyong anak na si Jesucristo. Siya na buhay at naghari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa'yo, Panginoon, ang tinapay at pala na iyong kaloob upang bunitahin ang iyong buhay na inialay ng tayo'y bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalob mo ang mga dapat ialay upang sa aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para sa kami makapaghain ay makapakinabang, makapinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbigyan mong ito'y aming mahihag kahit na ito'y walang anumang may dagdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami rin yung pinakihirapan sa pangitan ng anak na minamahal. Kay kaisa namang helsi si awit ng papuri siyong pay sa kalangitan, kami nagbumuni sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismita ng Espiritu ng banal, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati ngayon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kapareyan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganyan lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos at turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo.
at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating official na imahen ni Jesus Nazareno. Ang ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang maliligom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ang mga bumili ng Nazareno medalyon na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito.
Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kawaan, upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilaho sa iyong buhay na hindi matatapos. Nilahog namin ito sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating Panginoon na sa inyo kayong narito sa Basilica Minor at Pambansang Dambana at kayong mga naugnay sa iba't ibang social media platform o cross-posting sa iba't ibang paraan away, ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na nagbibigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church o pamakatulong ang Quiapo Church sa mga nangangailangan at manghirap natin mga kapatid. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod. Pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo, siksik, liglig, at nag-uumapaw. Ang buhay na walang hanggan at ang kagalakang makalangit ay matamo natin. Pero dadaan tayo sa misteryo ng cross. Ngayon po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itas bagya, mga bagay-bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Iniagbasan ng cross ang walang maluyo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan, nagsusumamo sa iyo. Makamta nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ng pako ng sabinyag na ikaw ay iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May king taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Oh.